Family talaga, ha? Jen. Yan ba ang turing mo sa akin? Pamilya? Kaya sinubukan mo akong patayin? Teka, Jane, ano to? Sabihin mo sa kanila kung ano ginawa mo sa akin, Valerie. Magsalita ka, aminin mo! Jane, I'm sorry. I'm sorry, Jane. I'm sorry. Pinagtangkaan mo ang buhay ko. Pinatay mo yung life support na nakabit sa akin, Valerie. Nakakoma ako, walang kalaban-laban. Muntik na akong mamatay. Sige! Ngayon mo gawin yan. Ngayon mo ako subukang patayin. Jane, please. Please forgive me. Please. Sorry. Bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? Ingit na ingit ako sa'yo noon. I was so jealous kasi lahat ng taong mahal ko, ikaw yung mahal. Yes, I tried to get rid of you. Pero Jane, na-realize ko na mali yung ginawa ko. Binalik ko naman agad yung life support mo. I'm not a murderer. Jane, kaya ngayon tuwa ako na buhay ka. Kasi kung hindi ko papatawarin yung sarili ko. Kaya Jane, I'm sorry. I'm sorry. Patawarin mo ko. Sorry? Tingin mo maniniwala pa ako sa'yo ngayon? Sa mga paganyan-ganyan mo? Bakit? Bakit ka lumalapit sa akin? Para madali mo na akong patayin? Jane, hindi. Maniwala ka. I wanted to tell you. Pero natakot lang ako na baka masira yung relationship natin. Kasi kung kailan pa ako nagkaroon ng kasalanan sa'yo, tsaka pa tayo naging magkapatid. Oo, magkapatid tayo. Pero wala kang pinagkaiba sa mga tao nagtatangka sa buhay ko at sa pamilya ko. Kriminal ka din, Valerie! Jane, patawarin mo ko, Jane. Patawarin mo ko, Jane. Yes, hindi ko sinasadya. Jane, I'm sorry. I'm sorry. Hindi ko talaga palalampasin yung ginawa sa akin ni Valerie. Attempted murder, premeditated murder, malicious intent! Sigurado po ako marami pang iba. Magkukonsulta ko sa lawyer. Pabalikan na naman ba sa dati? Yung Jane na galit sa mundo at punong-puno ng sama ng loob? Ano po bang dapat kong maramdaman, Mr. Guzman? Pinagtangkaan akong patayin ang kapatid ko. Isipin mo ang pinlano sa'yo ni Bossing. Ano pong kinalaman ng Diyos dito? Nung pagtangka ang kampatayin ng kapatid mo, doon ka nagising. So, dapat, eh, magpasalamat pa ako sa kanya. Alam mo ang tungkol dito, Susan? Jesse, I'm sorry. Bakit di mo wala sinabi sa akin? Dahil hindi ko alam kung sino ang kakampihan mo. Hindi naman ito tungkol sa kung sino ang kakampihan ko. Tungkol ito kung sino ang tama o mali. Dad, I'm sorry. I'm willing to face the consequences of what I've done. Just forgive me, please. Sorry po. Alam ko lagi niyong bilin sa akin noon na piliin ko maging masaya, magpatawad. Pero ang dali lang po pala sabihin. Ang hirap gawin. Wala naman nagsabing magiging madali. Natural lang ang magalit dahil tao ka. Pero pag hinayaan mong lamunin ka ng galit mo, aba, sa huli, ikaw rin ang mahihirapan. Alam mo na yan, Jane. Jane, anak, hindi kaya hinayaan talaga ng Diyos na malaman mo ang totoo kahit hindi sinasadya? Para muling buksan yung puso mo para sa pagpapatawad. Pagpapatawad? O
pagpaparusa. Ay, naku, Jean. Kung ako sa'yo, talagang pipilipitin ko yung liig ng Valerie na yan. Kaya lang, baka magalit sa akin yung nanay mo. Sabihin, hindi kita tinuturuan ng tama. Pero, alam mo, importante pa rin kasi ang pamilya eh. Kapatid mo yan eh. Ate, may bisita tayo. Oh. Sandali lang, Ate Valerie, ah. May kukunin ako sa taas. Gusto sanang sumama ni Dad. Pero sabi ko, this is something I want to do by myself. Alis muna ako. Kailangan mag-usap kayong maayos magkapatid. Jean, sana patawarin mo ko. Hindi man ngayon, but I hope eventually you will. Sabihin mo nga sa akin, ilang beses mo pinagtangkaan ang buhay ko. Ano? Yung nangyari sa Villa Clemente. Yung napahamak pati pamilya ko. Anong kinalaman mo dun? Jane, wala. I swear, wala. Alam kong nandun si Dad, bakit ko gagawin yun? Jane, look. I don't expect you to believe me or to forgive me right away. Oo naman! Attempted murder! Tapos ina-expect mo, ganun-ganun lang mapapatawad na kita? Eh, hindi pa nga nahuhuli yung kasabot ni Sir Marco, di ba? At least, kapag napakulong na kita, eh mababawasan na yung mga kriminal na umaalikin sa amin. Kaya nga, eto, nagpakonsulta na ako sa abogado. Magda-draft na rin ako ng complete affidavit. Tapos, ipa-file na namin sa prosecutor's office. Jean, please naman oh. Mag-usap naman tayo ng maayos. Hindi pa tayo nag-uusap ng maayos? Hindi naman kita sinisigawan? Paano ayos ba ang gusto mo? Ano? Kinakampihan mo rin si Valerie? Ano? Hindi! Baka naman mahal mo pa! Jane, makinig ka. Nung namatay si Mang Dado dahil sa kagagawan ko... Ano kinalaman ni Mang Dado dito? Ang sinasabi ko, yung ginawa... Jane, makinig ka muna, okay? Ginawa ng pamilya ko lahat para pagtakpan yung kasalanan ko. Pero hindi kinaya ng konsyensya ko. Ginawa ko, lumapit ako sa pamilya ni Mang Dado. Umamin ako. Kahit na alam kong malabong mapatawad nila ako. Handa na nga akong makulong nun eh. Handa na ako sa parusa. Pero ang laking gulat ko, pinatawad nila ako. Jane, isipin mo yun. Napatay ko yung tatay nila, pero pinatawad nila ako. Kung nagawa nila sa akin yun ang hindi nila ako kaano-ano, hindi malabong magawa mo rin yung kay Valerie, na kapatid mo. Magkaiba yun, Edward. Yung sa inyo aksidente, yung ginawa sa akin ni Valerie, pinagplanuhan, sinadya niya yun! Jane, pero nagsisi na siya! Alam mo, kahit anong sabihin mo, hindi na magbabagong isip ko. Ididimanda ko pa rin siya. Hey! 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 Ano nangyari dito? Sir! Huwag ka na, sir! Ma'am! 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 Si sir, ma'am! Ace! Oh my gosh! Sabi ko na nga ba eh. Hayop ka talaga, Anton. Kung tinulungan mo ako, hindi sana ako sasabi. Talaga ako titigilan. Sinubukan ko lang naman kung makakatsamba ako eh. Ha? Kaso iba na tsambahan ko eh. Ito. Ako si Jocelyn
Irosal, isang Pilipino, nasa 8 taong gulang at 8 pag-iisip ay sumasang-ayon na malayang ipagkakaloob ang buong kustodiya ng aking anak na sina Daniel Irosal kay Andrea C. Bueno. May pirma mo? Meron ka nagkaanak? Wala kang pakialam. Kaya ka ba nagpalit ng pangalan? Ha? Hindi dahil may pinagtataguan kang krimen. Pero teka, di ba krimen din yung magbenta ng anak? May mga nakuhang fingerprints ang mga tao ko. Iko-cross-reference namin ito sa aming database kung merong magmamatch. Sa tingin mo, may connection kaya ito sa modus ni Marco Peñaflor? Hindi kaya kasapot niya ito? Di ba tapos na yan, Robert? Di ba sabi nga ni Jane, may isang kasama sila Marco na hindi nahuli? Baka tayo ang binabalikan nun dahil nakikipag-cooperate tayo sa mga pulis. Sabihin mo na kung sino yung kasabot mong babae. Simula na ng trial mo bukas. Mas bibigat ang sintensya mo kung hindi ka makikipagtulungan sa amin. Naintindihan mo ba yan? At sisiguraduhin ko na hinding-hindi ka makakalabas ng kulungan at hinding-hindi mo na makikita ang pamilya mo. Alam sino ang nandoon sa amin. Palagay mo ba tama yung kutob ng asawa mo na galamayo ni Marco? Hindi kaya pinakikilos na niya yung mga bata niya para siguraduhin hindi natin siya ilalaglag? Pinagbantaan niya ako. Nasabihin daw niya lahat ng nalalaman niya kapag hindi natin binigay sa kanya kung ano gusto niya. Ilang araw ba binigay niya sa'yo? 2 araw na lang ang natitira. Ikaw ako na parang, ikaw na paano. Hindi na ako magpapakita, hindi na ako manggugulo. Ha? Hindi ko na sasabihin kung ano nalalaman ko. Wala kang alam. Well, sige, Josie. Kung fake news nga ito, abay, gusto mo ako nang kakausap sa mga amo mo at dun sa anak mo. 1,000,000? Wala akong perang ganun. Saan ko kukunin yun? Josie, kilala kita. Madiskarte ka naman eh. Iwan mo ng paraan. Maghalungkat ka sa gamit ng amo mo. Kumuha ka ng pera, alahas, kahit ano. Hayop ka talaga, Anton. Sige, gawin na natin 5,000,000. Kasisiraan ka naman ng bait? 5,000,000? Imposible na yung gusto mo, Anton. Josie, walang imposible sa nagmamahal na ina. Guwapo naman po ng anak ninyo. Ito po, ma'am, oh. Ilayo mo siya sa akin. Sige po. Pero hindi ka na daw pwedeng maghabol o magpakilala sa bata at sa magiging pamilya niya. Kapag naghabol ka, pwede ka nilang ipakulong kapag lumabag ka sa usapan.
attorney. Gumawa ka ng kasulatan. Papirmahin mo yung nanay. Gusto kong makasigurado na hindi na siya maghahabol dito sa bata. At hindi niya ipagsasabi kahit kanino yung tungkol dito. Ang sa akin lang eh, baka may paraan pa para maayos niyo to. Para hindi na mabot sa korte. Sa anong paraan ho? Pagpapatawad? Sige ho. Pero dadaan pa rin po tayo sa proseso. Hindi ko ho iuurong ang kaso. Kapag napagbayaran niya na yung kasalanan niya, doon ko ho titingnan kung mapapatawad ko ba siya. Maati mo ba talaga na makulong ang kapatid mo? Eh, hindi po ba dapat yun ang mangyari sa mga kriminal? Hello, Susan. Ano? Anong ginawa ni Valerie? Yes, sir. Ma'am, pababa na po si Lieutenant Arnaiz. Miss Valerie Marasigan. Yes, sir. I'm turning myself in. Inaamin ko po, pinagtangkaan kong patayin si Jane Marasigan. And I'm ready to face the consequences. Val? Valerie, hindi mo kailangan gawin to. Dad, I want to do what's right. Tsaka tama si Jane. Kailangan kong pagbayaran yung ginawa ko. Pero hindi sa ganitong paraan, anak. May ibang paraan pa ba, Dad? Jane, please.